ayun na nga. The day has come. Mukhang hindi ko na to matatakasan. Magpapabakuna tayo today. Tara! Ayan na! Ayan na! Layo, paikot-ikot kami, napakahaba ng pila. Ayan, lahat pila. Lahat dyan nakapila. Dito kami sa dulo. Ilan taon mo po, ma'am? 37 po. Ha? 37. Parang hindi naman 37 si ma'am. Parang 16 naman po eh. Aba, gusto magpabangon na talaga. Ayun, nung gumamit ng ating pagbibi, manual na lang po tayo. Kalagin lang ulit. Pahinga nga muna tayo 20 to 30 minutes. Nag-high blood ka ba? Hindi naman po. Kinakabahan niya yun? Konti. Dito lang. Sino yung tinawag mo? Jonalyn Reyes? Jonalyn 128. Pahinga muna tayo 20 to 30 minutes na next dose natin sa November 8. Pag nilagmat sa bahay, pwede magparacetamol. Di sa injection site, pwede mong i-cold compress pag masakit. Okay. Pag may ibang tanong, may number dito, pwede mong tawagan. Okay. Tawagin na lang po ulit na. Pusok na po. Pagkayari ng maghapong pila, katakot-takot na pila. Maghapong pila, nakayari din. Nairaos na rin ang first dose ng Pfizer vaccine. Babalik ako next month. Tama ba? Next month.
para sa second dose. Masakit? Hindi pa naman siya masakit. Hindi naman ganun kasakit yung tusok. Parang ano lang, kagat ng dinosaur. Joke. Hindi masakit yung tusok. Sabi nila yung alay, pagkayari nun, ayun, yun yung medyo masakit. Antabayanan natin sa mga darating na araw kung ano yung magiging reaction, kung ano yung magiging effect sa akin. Pero sa ngayon, okay na okay naman. So, ayun na nga. A day after vaccination, ito, nilalagnat na ako. Nag-38.6 na yung temperature ko. At the same time, masakit yung braso ko. Yung side na tinusukan, nagkaroon siya ng muscle pain. Parang yung nararamdaman mo pagka, kunyari, nag-exercise ka ng matindi a day before. Ngayon, nag-badminton ka, ganyan. Diba? The next day, sasakit yung muscles mo. So, ganun yung pakiramdam. Pero sa isang side lang, yung side lang na tinusukan. Medyo mabigat, pero at this point, tolerable naman yung nararamdaman ko. And sabi naman nila, normal naman daw ito. Na-stuck yung temperature ko sa 38.6. Tsaka medyo masama na talaga yung pakiramdam ko. So malamang inom na ako ng paracetamol in a while. Kakain lang muna ako. Ayun, so kakagising ko lang ngayon. And ayun, wala na akong lagnat. Okay na yung temperature ko. So let's hope na maghapon hindi na ako lagnatin. Ayun, today it's day 2 after vaccination. I feel a lot more better compared kahapon, although I'm still a bit feverish. But my temperature has lowered na. Tama bang sabihin yun? Has lowered. Bumaba na siya. And normal na. Pero yung pakiramdam ko, parang may sinat-sinat pa ganun. Yung balikat ko, hindi na siya ganun kasakit. Kaya ko nang bumiling sa left side. Kahapon, hindi ko kaya kasi sobrang sakit. Ngayon, nabawasan na yung pain. So, yun. I hope and I believe I am getting better na. And kahit papaano, napapawi na yung side effects nung vaccine. Hello po. So, day 3 na ngayon. Day 3 mula nung nagpabakuna ako. And mula kaninang umaga and throughout the day, hindi na rin ako nilagnat. So, okay na yung pakiramdam ko ngayon. Hindi na mabigat like yesterday. And wala na rin fever or kahit feverish na feeling, wala na. Yun namang shoulder ko, hindi na rin siya ganun kasakit. Hindi na kagaya nung unang araw na talagang parang nag-workout ako ng bonggang-bongga. Hindi na siya ganun. So, medyo masakit pa rin kapag ka medyo nadiinan, ganyan, medyo nadunggol. Masakit-sakit pa siya, pero sa maghapon, nakalimutan ko na siya. Hindi ko na siya masyadong ramdam. Ayun. Ang nararamdaman ko na lang, mula kagabi, tsaka kaninang maghapon, merong sumasakit sa akin sa ilalim ng right na breast ko. So, kagabi, tinry ko siya na medyo kapakapain. And may nakapa akong maliit na bilog na masakit nung nakapa ko siya. So, medyo nag-worry ako. Pero, nalala ko rin na may nabasa akong article na after nga daw magpabakuna, may posibilidad na mamaga yung mga kulani. Sabing ganon. Kaya hindi nga daw advisable na halimbawa magpapamamogram pagkayaring mabakunahan kasi nga, yun nga, minsan namamaga daw yung kulani and pwede siyang mapagkamalang
Bukol or something like that. Kaya iniisip ko ngayon, baka naman kulani lang yung nakapako na masakit. Ayun, I'm just hoping and praying na wala lang. Nawala lang to. Yun. Tsaka hindi ko rin naman alam kung vaccine-related ba to o kung period-related. Kasi nung araw na nagpa-vaccine ako, dumating din yung period ko. So, hindi ko alam kung may kinalaman ba to sa alinman sa dalawa na yun o wala naman. We'll see. We'll see in the following days. Ayun. Kaya yun lang muna yung update ko for day 3. So today I felt normal. I felt normal na. No lagnat, no feeling mabigat, and yung sinasabi kong masakit the other day, hindi na siya masakit. Ang masakit na lang sa akin ngayon, ang very, very light, yun na lang, yung tinusukan ng bakuna. Tapos ano, masakit lang siya kapag pinindot. Pero, alas pindutin mo, wala na ako nararamdaman. So, I'm guessing that I'm back to normal na. Kaya yun, up to this point, feeling ko, yung mga naramdaman ko, puro normal side effects. Ayan. Kasi yun naman daw yung normal na mararamdaman mo. Medyo mabigat yung braso, lagnat yung konti, pero hindi naman magtatagal. Yun. So, yun lang na may naramdaman ko. Maliban dun sa kaprasong sumakit sa akin ng isang araw. Pero, wala na rin naman ngayon. Yun, so day 5 na ngayon and everything is normal na. Wala na akong nararamdaman, wala nang masakit, wala nang mabigat. So, I think I'll end the vlog here na. Hindi ko na i-continue yung pag-film until day 7 para makompleto yung 1 week. Kasi wala na rin naman akong maikukwento sa inyo. Okay naman na ako. Unless may maramdaman ako tomorrow, siguro i-video ko ulit. Pero sa ngayon, sa tingin ko, everything's going back to normal naman na. Kaya, yun. Please don't forget to leave me a thumbs up, a comment, and don't forget to subscribe to my channel. Click on the notification bell so that YouTube can keep you updated whenever I upload new videos. I will see you on my next video. Thank you. Bye!